Yes, magandang buhay mga ka-agrikultura. Muli po, dito po ako ngayon sa rooftop sa Umagang Kay Ganda para sa ating update ng urban gardening. Ang paksa ako po ngayon ay tungkol sa ating bushitaw. Tingnan natin kung ano ang hitsura ng ating bushitaw ngayon. Ito na po ang ating bushitaw sa kasalukuyan. Isang puno po ito ng ating bushitaw na nakalagay dito sa ating balde. Ayan. Namumulaklak na po ang ating bushitaw sa kasalukuyan. May mga dumapo na rin po ito ng mga pollinator. Kasama na ang ating mga pollinator na mga langgam. Ito na po ang mga langgam. Naghahasik na rin sila dito sa ating bushitaw. Kung makikita natin sa ating mga video, mga previous video ko po sa aking bushitaw, ang ating bushitaw ay hindi gaanong mayabong noong mga araw kasi nalalanta po siya sa sikat ng araw, sa tindi ng sikat ng araw dito sa rooftop. Pero dahil ngayon po ay medyo umuulan-ulan, nakakabawi na po ng tuluyan ng ating bushitaw. Ito na po yung mga bulaklak ng ating bushitaw. Yan. Yung iba ay nahuhulog na at magiging ganap na bunga. Ito yung vines na kasalukuyan, umaakyat na po siya sa ating tree lessing. Sa ating ginawang tree lessing dito sa ating garden, rooftop gardening sa Sampayan. Ito po yung mga, yung tatlo ko pong bushitaw. Actually, bushitaw hindi ito gaanong lumalaki. Yung bunga nito ay hindi masyadong mahaba. Oh, ito na po yung isa sa mga pollinator. Yan, kung makikita nyo. Yan. May pollinator po tayo dyan sa ating bushitaw. Yan. Yan po. Yan ang mga pollinator na dumadapo sa ating mga bushitaw. Kagandahan dito sa rooftop ay dumadami na ang ating mga pollinator kasi na aamoy na nila na mayroon ditong mga halaman. Yan ang ating pollinator sa ating bushitaw. Ito naman po yung isa ko pong puno sa ating bushitaw. Sa kasalukuyan ay of course ay unti-unti na rin po siyang namumulaklak. Yan. Pinitsura yung ating pangalawang bushitaw. Yan. Dito rin sa balde nakalagak ang ating bushitaw. Ito yung puno ng ating bushitaw. Yan. Ito na ang kasalukuyan na magiging bunga sa ating bushitaw kasi nahulog na po yung bulaklak niya. Ito po yun. At ito na po ang magiging bunga niya. Minsan kasi dito yung pagaspas ng hangin ay nagkukos din ng stress sa ating bushitaw. Katulad nito, nabali ang kanyang sanga ng ating bushitaw dahil sa pagaspas ng hangin. So pero hayaan na lang natin yung iba pa dyan kasi tuluyan itong lalago at tataas ang kanyang mga vines papunta dito sa ating tree lessing na ginawa. Ito yung tree lessing natin para sa ating bushitaw. Yung isa ko pong bushitaw na kasalukuyan naman na humahabol kasi ito po ay naging bansot. Ito yung pangatlo kong bushitaw na nakalagay sa ating pot. Yan po.
makikita nyo yung mga previous vlog ko, ganito po yung angulo sa ating mga bushita at saka kasama ang lady finger po yung bansot ko, pero humahabol na po siya. Yan, humahabol na, humahabol na. Of course, okay naman po yan. May mga langgam lang din na umaatake sa ating bushita, pero patuloy po tayong mag didilig dyan. Pag tuyo na siya, didiligan natin ng hugas bigas. Yan. Ang mga tenant dito sa aming rooftop gardening, of course, natutuwa sila sa aming mga halamanan kasi may nakikita na sila ng mga green grass of home dito sa rooftop gardening. So, nagka-idea lang po kami nito, mga ka-agrikultura, nung kasagsagan ng ECQ. Yung mag-ECQ. Idea po kami at nilagay ko po ito dito sa rooftop namin noong Mayo lang po kami nag-umpisa. At ngayon po sa kasalukuyan ay nasa July 30 na po tayo, panghuling pangalawa sa panghuling araw ng kalendaryo ng ating buwan ng Hulyo. July 30 yan. Nakakatuwa ang ating mga halaman, stress reliever, mga ka-agrikultura. Kaya kung ako sa inyo, may mga space kayo dyan sa inyong bakuran, magtanim kayo, magpunla. Mura lang ang lupa, bumili kayo sa Cartimar, mayroong seeds na rin po doon sa Cartimar. Bumili kayo para makapagtanim para sa ekonomiya. Kung bago po kayo dito sa aking agrikultura channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, Agrikultura. Mabuhay ang mga ka-agrikultura. God bless us all.